guys! Welcome back sa aking YouTube channel! Ayun guys, pasensya na po ako ngayon lang po ako nakapag-update po ngayon ng vlog ko. Kasi po, sa totoo lang po, kagabi lang po kami nagkaroon ng kuryente. Pero tubig po, wala pa rin po kami yung tubig. Tapos guys, Alfonso po kasi kami, medyo malapit po kami sa Batangas. Hindi naman awa po ng Diyos, hindi man po kami inabot ng ashfall. Parang inabot po, pero parang konting-konti lang po. Tapos, pero yung amoy niya po talaga, amoy siya pulbura ng 5-star na paputok. Alam niyo yun, guys. Ganun ang amoy niya, guys. Tapos, mas marami siya, guys, sa Batangas po talaga. Doon po talaga umano, dahil sa kanila nga po yung Taal Volcano. Tapos, sa ibang lugar po ng Tagaytay, ang kapal po talaga ng ashfall niya, pati po sa Silang, mga alam ko po inabot din ng Laguna yung ashfall. Kaya po guys, thank you. Tapos gusto ko rin po magpasalamat pala guys sa mga tumulong po, sa mga na-evacuate po na taga Batangas. Thank you so much po. Nakarating po sa amin dito sa Alfonso po. Thank you so much po. Pare guys, kahapon 8,000 mahigit na po dito yung evacuate. Sabi po kasi ng mayor namin, hindi na po namin kaya dito dahil sobra sikip na po. Tapos ang alam ko kasi guys, ngayong umaga kasi pina-evacuate na po ulit sila, nilipat na po sila sa Dasmariñas, Cavite po, kasi po kahit po kasi kami pinagre-ready na guys, sa mangyayari po, alert 4 pa rin po siya. Bali sabi po kasi mas kailangan po nila sa Dasma, kasi po medyo malayo na nga po sila sa Batangas. Kami po kasi posible rin po, kami po kasi posible pong madamay na po. Kaya po sana po pagdusal po natin na hindi na po sumabog yung bulkan para hindi na po kami madamay guys. Thank you rin kami sa Panginoon kasi tubig at kuryente lang po yung nawala sa amin. Kasi po sa totoo lang yung mga taga Batangas po, nakikita ko nagkikwento po sila din na wala na silang uwi ang bahay, nasira na po, iiba po, ang masaklap pa guys, pala, may nagnakaw pa po sa lugar na yon, gano po kasakit sa kanila yon na po sila ng Taal Volcano, tapos ninakawan pa po yung bahay nila doon. Guys, wag pong ganun, kasi, sabi na tumulong na po tayo sa kanila, ginawan pa po natin sila ng masama. Please guys, huwag po ganun. Tapos guys, may nakikita rin po ako na Facebook na mabuti daw po na ganun, na nabuhusan tayo ng ashfall, mabuti daw po at pumutok ng bulkan. Sana po daw po pumutok pa ulit ang bulkan para daw po marami daw po mamatay. Huwag naman po ganun guys, Pilipina din kayo. Sana po maintindihan nyo po yung nararamdaman namin. Paano po kayo po yung ganunin namin? Paano kung ganun po yung sasabihin namin na sana kayo mamatay? Sana masakit po yun guys. Huwag po ganun, hindi po porket naging maganda ang buhay nyo, hindi po porket na puputo po kasi ibang bansa, hindi po porket naging maganda ang naging trabaho nyo po, maninira na po kayo ng tao, pagdadusan na po kayo na gano'n. Wag naman po gano'n, please lang po, pakikisama lang guys. Tapos guys, ang kasi ngayon po kasi wala na sa amin yung mga evacuate po, nilipat na po sa Dasmariñas, Cavite. Kung gusto nyo po tumulong guys, tingin na lang po kayo sa Facebook po nila, Areas Dasma po, tayong nakalagay doon sa group nila. Pwede po kayo mag-message doon guys. Hanapin nyo na lang po yung Facebook nila kung kanino po pwede magbigay ng donation po. Thank you so much po ulit sa mga nakarating po sa donation. Tapos nagte-thank you rin po ako sa company ko po kasi po nagbigay din po sila ng tulong dito sa Alfonso po. Thank you so much po sa Caporal Appliances and Furniture. Thank you so much po. Ngayon po, nagpo-post pa rin po ulit kami sa Facebook page po namin ng Caporal po. Kung may gusto pa pong humingi ulit po ng tulong, lalagay ko po yung Facebook ko po para po message nyo lang po ako. Tapos guys, kagabi, hindi na po kasi ako nakapag-vlog kagabi dahil po ayoko naman po i-vlog yung
pagtulong ko po sa kanila. Sa Talon Amadeo po kami nagbili na tulong. Maliit na bagay, maliit na halaga lang po yun. Tapos, maunti lang po siya. Ang ginawa na lang po namin, pinaghati po namin sa apat para po yung mga tao po dun sa Talon Amadeo po na lahat po mabigyan. Dahil nga po, konti lang po yung budget namin. Hindi naman po ako mayaman. Bukal lang po sa loob namin na magbigay, guys. Kaya po, pati nagpapasalamat din ako sa kanila, guys. Kasi nung nagbibigay po talaga ako sa kanila, tuwan-tuwa po sila. Tapos, hindi po na-picturean kasi yung pagyakap nila sa akin. Yun po yung natuwa ako, guys, na nagpapasalamat sila. Thank you din po sa kaibigan ko na nasa Saudi na nagbigay rin po. Bali, dalawa po kasi kami, guys, na nagbigay po ng donation dun po sa Talon po. Thank you so much, Ate Donna. Thank you din po sa manager ko. Siya po yung sumuporta sa akin na ibigay po doon. Na siya po ang nagsama kasi sa akin, guys, na doon ko ibigay yung donation ko po. Kaya thank you so much po, guys. Thank you so much din po sa... Ang sarap po pala sa feeling na nakakatulong tayo. Tapos, yung ang mga ngiti nila talagang iba, guys. Ang sarap kakagaan ng ano. Yung kahit na alakak ang problema natin, pag sila nagpasalamat, wow! Tanggal po, tanggal yung problema natin. Ang babait po ng mga taga Batangas. Kaya sana, guys, kung yung gustong-gusto pa po tumulong sa mga ano po, punta lang po kayo sa Facebook page po ng DASMA. Contact na lang po kayo doon. Pati po, kung hindi nyo man po makita, pwede nyo po makita yung Caparal DASMA po. Message din po kayo doon. Pwede po kayo mag-ano doon. Pwede nyo... message na lang po kayo doon. Pwede rin po, kung malapit po kayo doon, pwede rin po kayo magbigay na sa kanila po para po maibigay nila doon sa mga centers po na nasa evacuation po. Kaya po, thank you so much din po sa aking company kasi nagbigay po talaga sila ng tulong, guys. Tapos ngayon po, nagpo-post pa rin po ulit sila para po magbigyan po ulit namin ng tulong. Thanks po sa mga kapwa Alfonso ko po kasi po, ang dami po nag-volunteer na tumulong po talaga, guys. Pati, nagpapasalamat din po ako sa ibang lugar po na nagbibigay din po ng tulong. Paulit-ulit po sila nagbibigay ng tulong. Thank you so much po. Sa ngayon, guys, pinagre-ready na din kami. Kaya po, yung iba po, kaya po yung mga evacuate po dito sa Alfonso, pinalipat na po sa DASMA kasi po, mas safe na daw po sila doon. Kasi po, sabi po nila, guys, posible na po kasi pumutok ulit yung Bulkang Taal po. Kaya po kami po, pinag-ready na rin, guys, kasi anytime po, pwede na rin po kami mag-evacuate. Pero sana, guys, please lang po, pag-pray nyo po na wag na pong tumuloy yung Bulkang Taal. Pag-pray nyo na po na wag na po kami madamay. Pag-pray nyo na po, guys, yung iba po na nasa mga taga Batangas po, wala na po madagdagang namatay. Kasi sa totoo lang, alam ko, guys, parang may namatay po talaga sa pagsabog po talaga ng Bulkan Taal. Kasi ang pagkaano po sa akin, parang shampoo yung namatay po talaga. Hindi ko na lang po alam yung last update po kung ilan na po yung namatay. Basta, ang alam ko po, shampoo yung namatay. Sana po mali po yung balita ko. Sana po mali yung balita ko na siya. Sana po wala talagang namatay. Tapos, guys, yung mga please lang po, wag na po kayo mag-post sa mga galit po sa kapwa natin. Please po. Wag na po kayo manira ng tao. Wag na po kayo madamay. Kung gusto niyo po mamatay, kayo na lang po. Wag niyo na po kami idamay, guys. Please po. Pilipina din po kayo. Sana po maintindihan niyo yung nararamdaman din po namin. Nasasaktan po kami sa mga sinasabi niyo. Hindi po porket kayo na sa ibang bansa, guys. Ganyan na po kayo na makinis, maputi. Maganda. Marami kayong pinose eh. Iba-ibang tao yun. Ibang-ibang tao po yun. Pero may babae po, may lalaki. Lur, yung pera po nauubos. Yung yaman po nauubos. Kaya huwag po kayong masyadong kampante po sa buhay nyo. Paano kung karmahin kayo? Pero huwag naman sana. Diyos na po ang bahala sa inyo. Kaya
Please lang, huwag na po kayo manira. Pasensya na po kung matinim yung camera ko po kasi wala naman po talaga akong matinong camera. Tapos guys, update ko na lang po kayo sa next vlog ko po kung ano na pong update sa ating Taal Volcano. Malapit lang naman po kami sa Tagaytay. Update ko na kayo guys. Sa ngayon po, umuusok pa rin po pero hindi na po siya ganun-ganun. Hindi na rin po siya lumilindol. Noong isang araw po ang last na lumindol sa amin. Kahapon wala na po kami naramdaman tsaka ngayon po. Wala na po. Kaya sana po wala na pong lindol na maganap at wala na pong sabog na, maganap po. Update ko na lang kayo guys. Ha, yun naman po at maraming salamat po ulit guys. Guys, subscribe nyo na po ako. Tapos click nyo na rin po ang notification bell para po updated po kayo sa aking mga videos po. Para makita nyo na rin po yung next update ko po sa Bulkang Taal po. Ayun lamang po at maraming salamat po. Ulitin ko guys, kung gusto niyo po humingi ng magbigay po ng donation, punta lang po kayo sa page ng Arias Dasma po ata yon. Hindi ko po matandaan kasi parang yun nga po, nakikita ko kasi Arias Dasma po. Message lang po kayo doon kung kanino po pwede ibigay yung donation. Tapos, kung hindi niyo po siya makita, punta lang po kayo sa Kaparal Dasma po, or pwede po Kaparal Tagaytay, basta po Kaparal Alfonso, pwede po kahit saan po, pwede po namin yun kung saan po kayo malapit, i-message po namin kayo sa aming company po na mas malapit po sa inyong lugar po, yun naman po at maraming salamat po ulit guys, thank you po ulit sa company ko na nagbigay rin po ulit ng tulong. Thank you so much po sa maraming tao pa po na nagbibigay na tulong po sa mga na-evacuate po sa na taga Batangas. Maraming salamat po din kasi di po kami nadamay nung time po yun. Konting ashfall pa lang po nangyari sa amin. Kaya po, sa mga OFW po, okay lang po kami. Huwag po kayong mag-alala sa amin. Natutulungan din po namin yung mga taga-Batangas po. Yun lamang po at maraming salamat po. Bye guys! See you on next vlog. Yun lamang po at maraming salamat po. Bye guys!